lugar ninyo dahil po dito eh alas 6:50 na po, 6:50 na po dito ang oras. Kung nasaan po kayo, mag-ingat po kayo kahit kung sa kayong lugar. Alam niyo po ba na ang pinapanood mo ngayon sa TV eh yung mga tatanda na kung ano yung narinig nila, paano nila masasabi. Eh, siyempre po, edad na po talaga iba, ano, kaya sasakit ang katatawa. Yun po. Iba. Ganun po talaga, mangyayari na rin sa atin yan, ano. Mm-mm. Yung iba, oh, 98 na, 80, ano? Yung iba, 92? Oh my God! 89! Ako, thank you, Lord. Ano, ganyan sila, ganyan ang ano nila, salamat sa Lord. Ano, malaki pa sila. Sana biyayaan naman ang mom ko ng kalakasan ng Lord. Gusto ko, sana po, ang Lord, para makabangon din siya. Mayroon mo yan, no? 89. May 92 pa! Oh my God! Ang lalakas pa nila. Pero yung tenga nila, iba na narinig nila. Doon sa ano, iba na yung narinig nila. Tapos iba na yung nasasabi nila. Nakakatawa eh. Ang ano nila, ang saya. Tapos nag-aanuhan din sila. Nasabihin, parang, ay, ang kulit mo, parang gano'n. Tapos sabihin, no, ay, 90 na to, 90, oh. 90 years old, gusto ko. Tapos meron may nagsasabi na, ang haba-haba ang sinasabi mo. Hindi, lalo na sa TV sila. Oo, oh, ang saya-saya nila, oh. Tapos po, yan. Ay, narinig nyo, yan yun. 89 years old yun. Ang mamori. Ayan, yung mga question kasi. Ay, nangyayari na may isa to sa tinatanong. Kaya, natatawa yung announcer. Ayan o. 83 years old, ang lalakas pa, oh. Talaga naman. Oh. Kamusta po kayo dyan? Baka mag-ingat po kayo dyan. Maganda po ang inyong Christmas, diba? Christmas na po. Kahit na po sabihin natin may mga ano, gawin natin masaya ang ating buhay. Dahil po, huwag natin bigyan ng pagdagdag ng stress ang ating sarili. Yun. Kung wala naman po tayo, mag-iis po tayo at hindi tayo babayaan ni Lord. Dahil habang nabubuhay ka, may pag-asa. Yun. Ngayon po, yung mga kung ano man yung naranasan nyo nung taon na to, eh huwag na natin ibalik, huwag na natin ano, sa sunod na taon. Baguhin na po natin ng life natin. Ganon. Para hindi tayo mawalan. O kaya kumbaga eh swertihin din tayo. Ganon. Ganon po ang gawin natin. Ganyan. Alam niyo po kasi, kapag minsan naiisip palagi yung problema, nai-stress ka. Nai-stress ka. Kasi siyempre, wala akong magawa. Ganon, di ba po? Isang kalaman, halimbawa sa pera, sarama ko kasi wala akong trabaho, kahit ganyan. Huwag natin istresin sa sarili natin. Gumawa tayo ng dapat na i-ano natin, i-solusyon. Ganon. Andyan si Lord. Hindi ka pabayaan. Lagi ka lang kumapit at magsabi sa Kanya. Siya ang kaibigan mo, siya ang best friend mo, siya ang anuhan mo ng mga ano ng buhay mo. Makikinig sa iyo si Lord. Wala ka pang si Lord lang dapat mo hawakan. Wala nang iba. Kasi mararamdaman mo yan na ibigay niya sa iyo. Wala po siyang inano na hindi binibigay sa tao. Sa atin, mga anak niya. Ganon. Tapos po, kailangan natin ang maging masigla. Kasi habang iniisip mo ang problema, humihina ang katawan mo. Kasi stress ka, magugulo utak mo. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Ganun yun eh. Kaya, magnalig lang tayo kay Lord. At gawin natin ang dapat natin gawin para hindi tayo ma-stress. At kahit konti, magkaroon tayo ng kikitaan. Pagkakitaan yun. Thank you po. Salamat. God bless you. Pag-ingatan po tayo ni Lord araw-araw. Thank you po sa aking mga suki. Thank you. Bye. Hello. Woo.